Okay, balik tayo mga boss at ito may review tayo ngayon na Yamaha EB-X 2000 DSP yung model niya at medyo hawig to doon sa amplifier ni Kuya Victor na hindi natin nagawa kasi nabasag yung board, dinugtong natin at may isa pang paa na hindi na talaga may dugtong at hindi na umandat mga boss. Hindi tayo naging successful doon. At paalala pala sa mga ano, sa mga inspiring o aspiring maging tik, hindi po lahat dito sa buhay ng isang technician o sa mundo ng electronics ay puro happy ending. May mga pangyayari din po ng kabiguan at hindi maiwasan yun mga boss. Kung naano kayo, nainganyo kayo sa pagpasok ng mundo ng electronics dahil lang sa nakikita nyo na mga success repair na mga ina-upload natin at yung iba nating mga kapatik vlogger at mga technician, hindi po lahat ganun ang nangyayari. Meron din pong mga malungkot na sandali sa buhay ng technician na hindi inaasahan. Kaya sinishare ko sa inyo para bago nyo pasukin yung larangan ng ano ng electronics ay alam nyo na ang mangyayari. Kaya naman pinupost lang natin lagi yung mga ano, mga repair natin, mga success para mag-share tayo, magpalaganap tayo ng good vibes at saka positive. So iwasan natin yung mga negative at saka yung ano, mga ibang technician dyan na medyo may inggit sa katawan. Iiyak nyo lang po yan, itulog nyo at baka bukas okay na kayo. So start tayo. Ito ay ano uli, unahan ko kayo, hindi ko sure kung magagawa ko to kasi sinasabi ko na nga sa inyo na hindi pa ako bihasa pagdating sa larangan ng audio video receiver. Medyo komplikado to gawin at yung abot ng nalalaman natin dito ay limitado pa. Pero bilang isang technician, kailangan nating subukang ayusin at mag-try tayo bago tayo magsabi na hindi natin magagawa. Ngayon kung nakapag-try na tayo at hindi talaga nayari, wala tayong magagawa. So lapit natin yung camera. Yan po yung ano niya, tika lang yung ilaw ko natanggal. Ano ba yan, ilaw, makisama ka naman. Ang sama ng lighting natin dito. Yan po Yamaha, yan yung display niya. Tapos halos katulad din tong ilalim doon sa ano, sa ginawa nating isa kay Kuya Victor na hindi natin nayari. Volume, manual nga lang yung switch. Manual pa to, pati to manual, pati yung volume manual pa yan. So potentiometer talaga, hindi siya yung rotary encoder. Yan po yung display niya, maliit lang. Ito yung bus extension, yan lang. Tapos headphone, yan, meron siyang bus treble at saka balance. Try natin yung likod, saglit lang at mabigat to. Kasing bigat din nung kay Kuya Victor. Buhatin. Actually sabi ng may-ari, meron pa ditong kahoy na nakadugtong. Kaya lang tinanggal niya na para hindi na daw dagdag pa sa pabigat. So saglit lang mga boss, shout out pala sa may-ari nito, nakalimutan kong pangalan. Mga boss, napaka basic lang naman ng ano, maraming pinduta o input, yan audio signal with video. Yung speaker niya, yung main. Tapos itong sa baba, front. Center, nakapwede siyang optional na A or B, A plus B or A or B. Yan, ito na naman rin niya. Ano bang meron dito? So, meron siyang mix selector para sa ano, sa on-off, sa front mix, main level, tapos yung out niya, out-in. So, hindi natin alam kung nakaano to, kung asan yung effector loop nito at wala dito. Basag na pala to. Tika lang, may ano pala, itanong ko pala yung may-ari muna nito. Mamaya, so may effect, front rear, tapos ano ba to? So tanongin natin kung asan yung effector dito, kung ano. Tapos kalas na rin to, ayan o, parang may yupi na rin sya. 110 lang to mga boss, ayan o, 100 volts, 320 watts at saka malaki yung ano. So nasa gilid na lang yung tonelyo. Tanongin ko na lang pala muna yung may-ari nito. Saglit lang mga boss. At ayan mga boss, base sa ano, halos katulad din dun sa kay Kuya Victor amplifier. Iba nga lang talaga ang design nito kasi yung kay Kuya Victor medyo ano na yun, latest model na yun. Ito medyo nauna ata.
Pero sa laki ng transformer, halos pareho sila. Oh. Solid na solid, mga boss. Yung kinagandahan talaga pag mga branded, no, kaya pala mahal talaga yung ano, yung mga ganito. Tingnan nyo sa transformer pa lang, magandang pakagawa. Tapos oh, malalaki yung magnetic wire, oh, yung secondary niya. Sa capacitor naman, ayan yung value niya, silipin natin kasi naka ano, hindi natin makita dito. Nakalagay diyan ay 22,000 microfarad. So ayan oh. Base dito mga 71 volts to. Mahaba din mga boss, mahaba. Solid, ito yung standby transformer niya. Tapos speaker terminal. So atas tayo. Ito naman yung ano niya. Ganda ng heatsink mga boss oh. Sarap nito. Mga ganitong heatsink oh. Makakuha lang talaga kayo sa mga ganito. Maganda, makapal, matibay oh. Talagang ano. Ito yung ano, amplifier section niya, kabilaan, bali itong ano ay ano ba to? Left channel, ayan no. Ayun no, mapapansin niyo may nakalagay na left channel. Yung sa taas naman, teka lang ah, malabo. Ito namang sa taas ay right, ayan, ilawan nga natin. Ayan, right channel 'yan, bali dalawang transistor lang, isang paris lang kada channel. Tapos itong ano, malaki din yung drive dito sa ano, sa center at ito mga boss, ayun center nga nakalagay oh. Center at malamang ito mga surround at saka front speaker niya na yung maliliit na ano na amplifier diyan. Ang problema nito, halos hindi ata tumutunog. O may sinasabi si Kuya na isang linya lang ang tumutunog. Ititesting natin yan mamaya at ginawan lang natin ng review yung amplifier na to. Kasi maganda talaga yung ano. Ngayon nga lang, mahirap din talaga gawin mga boss. Unang-una sa pagkalas pa lang, matrabaho na. So yun lang mga boss. Ayan, tuloy tayo dito mga boss. At sabi nga ng may-ari, yung part na to ang gumagana daw. Kaya sinubukan ko. Ayan. Ay, tika lang, natapos yung tugtog mga boss. Ayan, gumagana siya. Lipat natin dito sa ano. Hindi ko lang alam kung binig nyo itong dalawa. Ayan, gumagana. Tika lang, palitan natin yung music. Ayan, palitan natin yung music mga boss. Ayan, medyo basag kasi pag naglulukot itong volume mo. So gumagana yung dito, ito gumagana rin ata yung iba dito na portion ito. Ayan, gumagana to. Ayan. Ayan, medyo basag din ang tunog. Pero normal lang yan kasi nakaano to eh, surround ko eh, surround. Ito. Gumagana din. Yung center mga boss, hindi gumagana. At saka yung isa pa, kasi dalawa yan, A or B. So sinit natin na A or B, dito yung selector para individuals lang gumana, wala. Tapos itong ano, itong front niya ayaw din. Lipat ko nga. Yan. Volume man natin. Wala talaga mga boss. At tansya ko yung epicto loop na kulang doon sa ano. Baka yun ang posibleng sira. Wala talaga oh. Wala. Yun ang alamin natin sa tansya ko dito mga boss. May tama yung volume. Tapos bubuksan natin doon sa likod. Tingnan natin yung sinasabi ko kanina na parang may basag tong ano dito. Yan. Tingnan natin yan mamaya. So dito lang muna mga boss. At ito nga mga boss, na buksan na natin yung likod. Kasi sisilipin natin dito yung ano ito. Yung in out ito. Ito yung sisilipin natin. Ayan, medyo malabo, ilawan na natin. Yan, naalamin natin dyan yung in out kung paano tumakbo at yun ang obserbahan natin. Tapos napansin ko dito, ayan o, may mga signs of repair na rin pala. Ayan mga boss o. Ayan.
Tapos itong ano, bus at saka table, parang hindi gumagana. Try nating ispiyan, baka sakaling maano, mapagana natin. Ayan, oh. May mga dumi-dumi na rin mga boss. Try natin pati itong switch. Yun lang muna. Ah. Suriin ko muna kung paano tumatakbo itong in-out. Kung dapat ba talagang lagyan ng epekto loop o hindi na. Kasi ang tansya ko dyan, mayroong epekto loop yan mga boss. Saglit lang. Ayan mga boss, nilagyan muna natin ng epekto loop para malaman natin kung gagana yung speaker. At naka-on na to, voluman natin. Kaya lang, nagkakagalgal talaga yung volume. Ayan o. Try natin yung kabila. Sa tansya ko, volume ang sira nito. Ang hirap nito ayusin mga boss. Ayan, lipat muna natin sa kabila. Try natin voluman. So try natin yung surround o yung center kung gagana na. Baka yung connection ng center kasi galing din dito sa amplifier. Wala talaga. Mukhang sira din talaga ang center mga boss. Walang audio. Walang audio mga boss. So ito yung atang channel ng center. Hindi natin alam kung anong pang problema niyan pero subukan ko muna ng kalasin yung volume at saka ito ispihan natin ng contact cleaner baka sakali. So center wala pa, center hindi gumagana. Yung front lang ang ano, lipat natin yung main pala. Yung main. Napagana na natin kaya lang basag. Ayan. Hindi natin alam kung ang sira niya ay sa main amplifier o kaya sa ano sa dito sa ano. So try kaya nating lagyan ng jack no. Hinaan ko tong ano. Hinaan natin. Try lang natin kung uubra yung binabalak natin mga boss. Yan. Tanggalin natin tong effector. Tapos tanggalin natin yung input dito ng nang ano. Yan. Saan ba yung papunta sa amplifier ito ata, mga boss? Ayun, gumagana. Ay, naglulus kasi itong ano natin eh. So nawala. So try nating i-on ulit. Naglulus na. Ayan, gumagana naman. Ayan, volume natin. So, malinaw ang tunog. Yan natin dinirikta. Lipat natin yung speaker sa kabilang channel para malaman natin kung pareho sila, malinis ang tunog. Okay. Yan. So ibig sabihin niyan, pause muna natin. Ibig sabihin niyan, okay yung amplifier section, patayin na natin. Doon tayo magpo-focus ngayon sa volume at saka sa ano. Try ko muna ng isprihan to ng ano, ng contact cleaner baka sakali, tapos ganun din yung volume. Yun lang mga boss, saglit lang. So ayan mga boss, bali inisprihan ko na lang ng WD-40 ito. Pinag-isprihan ko pati yung volume. Hindi ko lang alam kung may pagbabago pa ano, kung wala. Pupunta tayo sa thinner o langis, kakalasin natin yung volume at lilinisan natin. So try ko muna, yun nakakabit na pala ito, volume natin. Uy. May sabit. May sumasabit pa rin, so try nating ilipat sa isang linya. Yan, dito natin ilipat. Wala. So, need talaga mga boss na ano, nakalasin siguro yung volume at saka linisan. So, try ko mo. Try ko kung kakayanin pa. Pag hindi niya talaga madala sa linis, wala tayong magagawa dito. So, ayan mga boss, ito yung volume niya. Titisirin nga natin. Lipat muna natin sa pinaka side.
Saan ba yan? Kita nyo ba? So saan ba ito nakapaling dito? So dapat lahat dito ay papalo. Meron. Ah, mahina na. Meron. 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 Kabila naman. Ah, tingnan natin. Okay. 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 Pero mahina na rin mga boss. Itong ano, gitna to, pag-aralan ko na lang. Subukan kong linisan ng thinner, baka sakali. So ayan mga boss, check na natin. Ilagyan ko pala to ng thinner muna din langis. Ito, test natin. Okay, meron na. Meron na. Meron na. Meron na. Itong dita naman dito sana, dapat dulo-dulo meron to. Ayan, mahina. Tapos ito mahina rin eh. Ito ground tong dalawa eh. So pihitin natin. Okay, okay. Okay, okay, okay. So dito, connect na yan dito. Tapos ito. Problema itong ano, ito pala, hindi nyo pala nakita na. Ayan, okay lahat. Ano. Kahit pa paano maganda na yung palo. Try na lang natin ikabit pero ito. Iba na yung reading niya mga boss. Kung para saan mo yan, hindi ko alam. Titingnan pa natin dito sa board. Ibalik ko na muna at testing tayo uli. So, ayan mga boss. Tumutunog na. May problema pa tong selector. Tingnan nyo ha. Ayan o. Pag ginagalaw natin to. Ayan o. Siguro linisan din natin to mga boss. Ito na yung input selector niya mga boss. At manual pa rin naman o analog. Kaya kinalas natin. Nilinis natin ng langis. At saka yung WD-40 na contact cleaner. Trinay natin linisan kasi hindi na ganong nagkukontak. At ito, kinalas natin sa board. Ngayon, ibabalik ko na to kasi tapos ko nang malinisan yan. Pinakita ko lang sa inyo na ganyan po yung switch ng input selector switch. At ayan na nga mga boss, this time hindi na sayang yung effort natin at pagod sa pag-repair ng amplifier na to. At sa wakas nakapanda din tayo ng isang Yamaha. Yan yung kay Kuya Tagantipolo, kay Kuya Mark ba yun? Nakalimutan, shoutout pala sa iyo. Ito, gumagana na. Yan. Yung lahat, tinisting ko na yan. Yan. Nagluloko pala itong ano niya eh. Pag ginalaw mo, nawawala. Ngayon, nagawa na natin ang paraan. Ayan. Okay na yan mga boss. Tinisting na natin dito isa-isa. So, lipat ko dun sa kabila. Sa isang channel. Lipat natin. Yung center na lang, hindi ko magana. Hindi ko alam kung alin. Chichiko pa yan. Magana rin to. So assembling ko na lang dito. Tapos baka mamaya kung ano, i-check pa natin yung sa center bakit hindi tumutunog. Okay, balik tayo mga boss. Tungkol naman pala sa center, tinignan ko na doon sa switch ng speaker selector para sa center. Okay naman. Tinignan ko yung audio nya, yung input nya. Andito galing, pasensya na, laki ng daliri ko no. Yan. Dami tayo ng ilaw. Ring light ko no, ring light. Ayan, so tika lang, panturo. Galing dito yung audio signal lang, center, ayan o. Ay, kitang-kita ng daliri ko yan. Yan. Papunta yan dito, yan. Tumakbo dito. Hanggang sa, sana yan, nahilo na ako. Pasa dito. Kasi napansin ko dito yung center, ayan, meron ding in-out. So, balak natin yung lagyan ng loop yan. Daddy, basta mainit. Opo, opo.
Sige, dalhin mo na yan dun, anak. Oh. May tubig yan. May tubig yan mo dun. So, yun yung anak ko ng gulo. Ito na nga, may ano, may kailangan din siguro nito ng epictolop. So, bala ko dito, i-jumper na lang. Ito yung center niya at saka ito yung ano. So, jumper natin. Ay, malabo, no? Yan. Jumper tayo dito ng wire. Katulad dito sa ano. Try natin kung tutunog. Saglit lang, mga boss. So, ayan na, mga boss. Nilagyan natin ng jumper. Ayan, no? Hindi makita. Ayan, no? Ayan. So, tamang hinala natin na kailangan ng epictolop. So ayos na to, mga boss, at ito siguro jumperan ko na din tong ano kasi baka mag-loose tong epictolop na nilagay natin. Then takpan na natin to at ayos na. Super success. Wow. Wow, antindi. Akala ko hindi na ako makagawa ng ganitong mga amplifier at may Diyos talaga na ginagabayan tayo. May hindi tayo magagawa at meron din naman tayo magagawa. Basta marunong lang tayo magtiyaga at magsumikap. Ayos, mga boss. Ang saya lang, ang sarap sa pakiramdam pag makagawa ka ng parang akala mo napakahirap na bagay tapos napagana mo talagang ano, yung kasiyahan ay authentic at saka legit. At sigurado ako dito, mga boss, matutuwa din yung mayari. So paano yan? Hanggang dito na lang yung vlog natin dito sa Yamaha. At God bless po sa ating lahat.